Magandang araw sa ating lahat. So, ito na yung part 2 ng ating Barangay Budget Preparation System version 2024. So, yung nakaraang video tutorial natin ay base dito sa part 1, no? Dahil na yung nasa part 2 na. So, paano ba itong part 2? Tituro natin dito yung home sheet, pag-fill up ng mga data sa home sheet, pagpapalit ng logo, at yung pag-leak ng mga old file para doon sa mga old user. So, dito ba tayo sa login? Yan. So, ang unang default na makikita natin pag sa login tayo, itong home sheet. Dito ay pinapasok yung mga informasyon ng barangay para mag-adapt yung system base doon sa informasyon ng barangay ninyo. So, lahat ng white fields, no, ito po yung lahat editable. Okay, yung mga gray part ay hindi po siya na-edit. So, tangi lamang po sa mga nasa white fields, tayo mag-e-edit ng mga information. So, simulan natin mula-simula. So, region, so for, ikaw eh, for example, ikaw ay eh, new user, ibabato ko na itong data na ito, no, ilan-download nyo na lang, papalta nyo na lang itong mga nasa informasyon base doon sa informasyon ng barangay ninyo. Now, kung ikaw naman ay old user, so pwede kang hindi na mag-fill up. No? Kukunin mo lang or hanapin mo lang yung file ninyo ng old version at ipipindutin itong link 1 at yung link 2. So later ay i-discuss natin to matapos natin ma-discuss yung para sa mga new user. So, therefore, so sulatan na natin, for example, 4B, so na-edit na siya. Okay, hindi ko na siya ita-type lahat. So, ibig sabihin ay editable. So, barangay, barangay name, Kabuyao, kung yan ay city, pindutin nyo lang po itong radio button na yan. Kung municipality, radio button ng municipality. So, ito ay city, then province ay Laguna. So nag-edit tayo ng nagagawa tayo ng budget no for the year 2024. So therefore yung past year niya ay 2022, 2023, then 2024. Ang RPT amount ay sabihin ng RPT is real property tax noong taong 2021. Ito ay basis for the this is the sa discretionary fund kung meron man kayo sa barangay. Kung wala naman, ilagay niyo na lang po doon ng zero. Okay. Tapos susunod diyan yung budget or budget appropriation ordinance. So kapag na-approve na itong budget, magagawa tayo ng ordinansa at ito yung number na gagamitin natin kung sakali ito yung susunod na number ng ordinance ninyo sa barangay. So pakitanong na lang sa secretary, sa barangay secretary kung ano ang susunod na number ninyo sa paggawa ng ordinance. So in this case ay ngayong taon na to 2023-002 dahil pangalawa na ordinance pa lang ito ng barangay. For example, then may mga resolution tayo, no? Iba yung ordinance, iba yung resolution. Sa resolution, meron tayo dito bawat special purpose na pondo ay ginagawa natin ng resolution. Ano ba yung may special purpose? Yung development fund, AIP, tapos yung SK, BDRRM, discretionary, senior citizen, LCPC, GAD, BADAC, Nutrition Action Plan, saka AIDS Prevention. So lahat ng ito ay gagawa natin ng resolution. So pakitanong ulit sa barangay secretary kung ano ang susunod na, na resolution para sa taong 2023. So in this case, yung development plan ay pang number 8, then 9, then balik sama-sama na 10, I mean susunod na 10, 11, 12, hanggang 18. Okay. So next is yung budget message date. So once na na-approve na at may ordinance na itong budget natin, so nag-issue ng ang punong barangay ng kanyang message no para ma-introduce yung budget for the year 2024, for example. So in this case, ay kunwari natapos na ang approving ng mga sangguniang barangay no, na session na, na deliberate na, at ito ay approved na last itong session na ito. No. Nag-session noong alas 6 ng hapon, for example, regular session yan, ang pang-session na yon ay pang 2023-021.
Okay? At ang corresponding minutes reference number noon ay ganun din, 2023-021. So, nung panahon nito, no, na kung saan ang session date at minutes ay November 10. So, na-approve na noong November 10 itong budget. So, depende po yan kung kailan kayo nag-approve ng budget. Supposedly, ngayong taon na to dapat ma-approve nyo na yan, 2023. Dahil sa January 1, simula na ng actual no, na paggamit ng appropriation para sa budget na ginawa natin ngayon. Kung hindi, magiging reenacted yung budget ninyo sakasakali. So, iwasan natin to. Dapat makapag-approve na tayo before papasok ang 2024. So, in this case, for example, is na-approve noong November 10 tapos nag-message na noong November 15. At sino ang sa development fund, no, ito yung resolution, no, sino ang nag-suggest yung first motion, yung pangalan na konsehal, tapos yung development for approval suggested by second motion, so si pangalawan, pinangalawahan nino ng konsehal, tapos yung AIP din, no, sino nag-approve niyan, first motion, then second motion, yung another konsehal. So, depende po ito sa inyong data. Tapos, yung mga other resolution na, yung SK Fund, usually, ang nag-first motion ito yung SK. Okay? Iba to, yung SK Fund is, ano to, yung allotment lang ng 10%. No? Pero wala po dito yung mismong SK budget. Ang pinag-usapan lang natin dito ay budget pa lang ng barangay na kung saan naglalaan tayo ng certain percentage. In this case, yung SK Fund, 10% ng ating general fund ay ilalaan natin sa SK. At yun ay kailangan magkaroon ng resolution, no? First motion, then second motion. Kung sino mang konsehal ang nag-approve niyan. Then yung BDRRM, discretionary, senior citizen, so on and so forth. Kung ano man ang ating paano natin siya sinulat at paano na na-approve by first and second motion, ganun din po ang ilalagay natin, no, sa mga pangalan. Okay, itong budget 2024 ay base po dito sa local budget memorandum number 85 dated June 9, 2023. Napapalitan po to taon-taon. So naglalabas ang DBM ng guidelines sa paggawa ng barangay budget. Usually pare-pares lang naman, may iba na dadagdagan ng bawat taon. Kaya importante na ma-check niyo muna ito bago kayo gumawa ng budget dahil baka may bago na kailangang pondohan as a special purpose. So ito po yung latest, June 9, 2023. So sa next year, kung gagawa tayo, malamang bago pa mag-July 1, maglalabas na uli ang DBM ng kanyang local budget memorandum. Okay? So ito po yung latest para sa paggawa ng 2024. Then susunod naman yung Barangay SB members. Ano ba yung SB? Sangguniang barangay po ito, members. So, sino-sino ba ang member ng sangguniang barangay? So, magmula kay punong barangay na chairman, then kasama yung SK as ex-officio of officer, kasama po yan sa sangguniang barangay member. Then yung mga councilors, pito. Yung SK Council Youth, hindi na po ito kasali. Dati kasi ay kasali sa budget ng barangay. Pero sila, since na may bukod na, so may separate na. So kahit na hindi nyo ito pilapan, okay lang. Then we have the barangay secretary, then the barangay treasurer. So sila po ang binubuo ng sangguniang barangay members na sila ang pumipirma na gagawa ng ating barangay budget. Tapos aside from that, meron pa tayo mga iba pang mga tao, no, sa pagbuo ng development, barangay development council members. So hanggang 10 yung data dito. So pwede naman dito sa example na to ay 5 lang itong nagawa namin. At ito ay representative ng mga kanya-kanyang mga organization. For example, itong pangalan na to ay siya po ang presidente ng Lumpong Tagapamayapa. Tapos presidente ng senior citizen, Lupon sa Kalusugan, yung Barangay Tanod Chief, then we have the representative ng NGO. So, fill up lang po yan dahil lumalabas ito doon sa development AIP Annual Investment Program sa kayong lalo-lalo sa mga development fund.
Then signatories ng mga letter natin, no? Na example dito, city accountant. So kapag ginawa mo itong municipal accountant, so magbabago yan, ayan, municipal accountant, kita nyo. So city, since na sa radio button ay city yung ginawa natin, so siya yung city accountant. So anong salutation ay madam, bong yan ilalaki, sir. Okay? Then officer. So kasi sinusulatan din natin to at yung system ay automatically nagpre-prepare ng kanyang documentation address to the following person. Okay? Then meron din tayo na chairman ng Common Committee on Appropriation, then ang chairman ng task force. So, pilap lang po. Pilap lang, pilap lang. Then, meron ditong system password, no? Pwede pong i-edit yung password. Ito na lang po ituturo ko once na nag-avail kayo ditong budget preparation system. Pwede kasing baguhin yung login ng system para hindi ma-access ng sino-sino. Then, meron tayong account registration, no? Ang usually, ang username nito ay base doon sa treasurer. So, ang treasurer natin is si Crisostomo Malisi. So, at yung barangay. So, dito nakadepende yung registration key. Okay. So, i-upload ko to as a trial version dito sa YouTube para may download nyo at matesting po. No? Then, once na pwede kayo mag-avail para sa full version at ma-print lahat ng dokumento, so, bibigyan po kayo ng key. No, all you need to do is ito po na file, i-email nyo lang po dito sa email address na to. Then with a corresponding payment, i-send po namin yung key nyo para maging full version. Okay, so that's all for the encoding of data sa home sheet. Tingnan pa natin itong mga navigation button sa taas. So meron tayo ditong home, ito yung home. Pwede mong pindutin dito, home, pupunta rin dito. Yung budget preparation form number 1, pwede mo pindutin dito. O kaya, pwede mo pindutin sa baba para makapunta ka. Okay? Kapag naliligaw ka lang, hahanapin mo lang yung home, babalik ka ulit dito sa home sheet. Okay? So, ito yung mga navigation ng kusaan na pwede pilapan. Okay? Then, we have link 1. So, tingnan mo natin pala ito. Itong PPSAS. Ito po ay yung basis ng account natin based on the COA Circular Number 2012-010 Annex A, yung revised chart of accounts na ginagamit ng ating government accounting, ng government. So, naka-categorize ito or naka-group ito to 1 to 5. Yung 1 as a revenue, the number 1 is the asset. Yung number 2 ay liability. Yung number 3 ay equity. Yung number 4 ay referring to the revenue or income of the government. Then 5 are the expenses. So kapag nag-i-start po yan, depende doon sa number. For example, nag-i-start yung 1. So that is an asset. If they start sa number 2, yun po yung liability. Then, if it is 3, the equity, then number 4 is referring to the income, and then number 5, if it is starting, is expenditure. Okay, so home uli ako. So, link 1. Now, if you have already availed yung barangay budget preparation system sa mga old version, so hindi ka na mahirapan para pilapan pa yung mga dati mong napilap na doon sa lumang system. So all you need to do is link it, no, sa all. So for example, dalawa po ito, no, link 1. Part 1 niya, ibig sabihin, ang malilink dito, information ng home, saka ng budget preparation number 1 at budget preparation form number 2. Yung link 2 naman, para sa plantilla po yan. Okay, subukan natin, ano po. So maghanap tayo ng luma. So link. So please close all open Excel files except this budget system. So dapat wala po naka-open na Excel file. Kung naka-open pa, close mo muna yan. Cancel. No? Okay. So hanapin nyo muna. Cancel.
So maghanap ka muna ng naka-open na Excel. Kung wala naman, so let us continue. So lilink ko lang yung password, hindi ko lang sinasabi muna. Sa kapag sakala kapag gusto mo mag-update. So for example, meron tayong old dito. So ihahanapin lang natin yung file na gusto natin i-link. Ito, for example, old sample. So, 2023. So, i-open ko siya. Mag-flicker yung screen kasi kakopy niya yan. Yan, mag-flicker na. So, yung information coming from the old file, tina-transfer niya dito sa bagong system para mag-update. So, kung napag-avail ka na nung paman, so don't worry, ay hindi ka na mahihirapan uli kundi dahil ililink mo lang yung dati na file. Tingnan natin. Ang nilink ko na sample dito ay same lang din no, ng data kasi nagawa ko na itong 2024 so para as a sample so para madali yung discussion ko. So kinakopy niya lang yung data lang, kinapipaste ko lang din yon. So, I just want to see, just show you na nagkakopy siya ng luma na information. Tina-transfer niya dito sa bagay. Medyo matagal na po ito, lalo na kapag medyo mabagal ang computer niyo. Dahil iniisa-isa niya lahat ng in-encode mo doon sa luma at nilalagay dito sa bagay. May magpa-pop up po dito no, after natin na matapos niya i-copy. Antay lang po tayo. Okay, nagbabasa pa rin. Okay, so part one of your old budget record successfully transferred to your new budget file. So okay, so babalik ulit siya dito. So, ano ba na bago? So, wala. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kinapi ko lang yung data, papunta, yung luma, ay kung ano nakalagay doon, ay doon yung nakalagay din dito. Okay, so, yung link to naman, ito naman yung plantilla. Budget preparation form number creator. So, kung merong, mahirap kasi magsulat dito eh, no? Ng mga empleyado kung uulitin mo ulit. So, para hindi ka mahirapan, ay mag-link itong link to na to para doon sa plantilla. So, subukan natin ulit. All barangay budget documents will appear to your edit. Require advanced procedure this year to know what you have to. So, okay lang. So, hanapin ulit natin. Ito. Ito na lang. Parehas lang din. Yan, kinakopy na. Actually, budget preparation form number to pala yung kinakopy. Yung link 1 pala ay home sheet saka budget preparation form number 1. Yung link 2 ay mag-start sa budget preparation number 2 at yung plantilla. So, iniisa-isa niya yung i-copy. Yan, pati yung plantilla kinakopy. Hindi ka na mahirapan pa. Okay, so nagpa-finalize na lang, nag-clear ng record. Yan, part 2.
of your old budget record successfully transferred to your new budget file. Thank you. So, yun na, na-transfer na. So, ang gagawin mo na lang, i-edit mo na lang yung mga taon, no? 2023, kung hari, 2021 yan. So, 2022, 2023, 2024. So, i-adjust nyo na lang po yung mga data at kung sino yung mga konsihal ninyo, eh, papasok natin po. Okay. So, ano pa ba? Since dito tayo sa home sheet at merong button na print all dito, so ipakita natin ano ba itong print all. Okay? Yung max muna pala, max min. Yung max is maximum screen. So kung gusto nyo full screen, kung gusto nyo naman kung maliit lang, so minimize konti. So i-maximize na natin. So itong print all, ito yung pinaka-output. No? Kung anong mula sa napilapan nating home sheet, at iba pa mga forms, mag-inter, magkukonektahan sila sa isa't isa hanggang sa makapag-print ng mga outputs. So, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng mga outputs. So, print all, so please upgrade to full version. Ay, kinabi mo kasi. So hindi natin 'to mapapakita dahil naka trial version lang ito. Hey. Okay, so since na naka trial version lang siya, ay ihingin niyo sa akin yung full version nito. Yung pagka-copy ko kasi nagbago kasi nag-copy tayo ng information. So, mamaya sa part 3, ito ko nalang ipapakita yung print all natin. Okay? So, that's all folks for this part. Thank you very much.